Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat, sa aking mga kapatid sa Panginoon, sa buong mundo. Buong mundo na, hindi ko na kayo isa-isahin. Kasi marami po kayo na sa hapong ito na ang ating pag-uusapan, ang tanong ko po, nawabalisa ba kayo? O nawala ng pag-asa? Bigyan natin ng isang magandang bati ang ating Panginoon Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. Ayun. Sa ngayon po, medyo nawalan yung signal yung internet, kaya magbibideo cam na kami, o record to. Mamaya na lang i-upload. Ang gagawin natin, manalangin muna tayo, kapatid ko, sa Panginoon, yumuko tayo. O dakilan Diyos na mga pangyarihan sa lahat, na minigal ng langit at lupa. Tulungan mo kami, Panginoon, bagamat kami nagdaranas ng hirap o pagdurusa, tukso dito sa lupa. Panginoon, alam ko hindi mo kami pababayaan. Alam ko po, Diyos, nakaabot ang iyong kawain sa lahat ng tao, lalo na yung mga kumikilala sa iyo. Alam ko, Panginoon, lahat ng tao ay may kilalang yung Diyos, pero hindi nila totoong kilala ang tunay na Diyos. Lord, i-bless mo kami lahat. Samahan mo kami ng banal mong Espiritu na magbibigay sa aming kalakasan ng iyong mga salta at magbibigay sa amin ng buhay na walang gan. Panginoon, bagamat kami nagkakasala, patuloy pa rin kami nagsisisi at sumusunod sa iyong kalooban. Bagamat maraming taong Kristiyano ang nanlalamig o nawawalan din ng pag-asa, hindi lamang kami, Panginoon, na tumanggap ng banal mong Espiritu ay naghihimutok sa mga nangyayari sa mundong ito. Dahil narito ang tukso, patuloy mo kami lingapin, pagpalain, Panginoon, at nire-rebuke namin ang gawa ng demonyo, demonyong deception, paninilang, Jesus name, kahirapan, kabalisan, takot, kawalan ng pag-asa, Jesus name. Panginoon, sa sugong po libo-libong anghel, magbabanday sa amin sa loob at labas, at loobin mo nung ay paggalob sa amin ang banal mo, Espiritu, upang maunawaan namin ang mga salta mo. Ama, sa iyo lahat na papurit parangal, Jesus na yun. Amen. Ito po, magandang hapon po sa inyo lahat. Bagamat lahat tayo dumaranas ng kabalisahan o nawala ng pag-asa dahil sa pandemya na to. Maraming tao ngayon na nagdurusa. At papasalamat ako sa Lord dahil tatlong vesper na ako kumakain. Bagamat may pandemya na, hindi naman niya ako pinabayaan. Ngayon po, lahat ba ng tao alam ng totoong Diyos? Kaya minsan, tawag tayo ng tawag, hindi naman tumutugon. Kasi yung tinatawagan mo, walang buhay, rebulto. May mata, hindi nakakita. May tenga, hindi nakakarinig. May bibig, hindi nakakapagsalita. May kamay, hindi makagalaw. May paa, hindi makalakad. Meron ba Diyos na binubuhat? I-open lang natin ang spirit natin. Huwag tayo magagalit para sa at para sa atin lahat to. Ang Diyos po sa John 4:24 ay Espiritu, kaya dapat siya sambahin sa Espiritu katotohanan. Bigyan ko kayo ng halimbawa, dito sa lupa, meron tayong nararamdaman pero hindi natin siya nakikita. Hangin po yun. Yun ang Diyos. Ang Diyos nasa langit. May Diyos din sa lupa, si Satanas. Diyos din siya, kaya lang masama. O, naintindihan niyo po. Ang Diyos na sa langit, yun ang mabuting Diyos. Yung Diyos sa lupa, yun ang masamang Diyos, Espiritu din siya. O, ninalaman niyo, kaya tayo naghihirap sa lupa, kasi nga, ayan, yung binibigay ng demonyo sa atin, John 10:10, naparito siya upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yung trabaho niya eh. Ngayon, bibigyan ka ng kabalisan. O kaya nawawalan ka ng pag-asa. Pansinin niyo po, araw-araw na ginawa ng Diyos sa buhay natin, lagi natin problema ang pagkain. Amen. Nung wala pa ako sa totoong Diyos, ganyan na ang buhay ko. Parang balisa ako lagi. Hindi pa ako nagpapasalamat sa Diyos. Nag-iisip na akong kakainin ko. Sabi po sa Matthew 6:33, pakinggan nito, maganda to. Ngunit pag sumakita ninyo, nangigit sa lahat ng pangarihan kayo ng Diyos at mamuhay ng
ayon sa kanyang kalooban, ay pagkakalob niya ang lahat ng kailangan niya. Pag sinabi pag sumakitan, sikapin. Sa, ano sisikapin natin? Nahigit sa lahat ng pag-arian tayo ng Diyos. Pagbabawi natin pag-arian, manahan siya, tumira. Ang dating word niya pag-arian, di ko yan maintindihan. Pero sa bandang uli, pinaunawan niya sa akin. Pag-arian siya, mananahan siya. Ibig pala sabihin, pag sinikap ng tao na tayo pag-arian, mananahan siya, titira siya. At ang sabi niya, mamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos at di kalooban natin. Kasi kung kalooban natin, hari tayo ng sablay, kore na ka ng sablay. Amen. Pansinin natin, nung nabasa ko ito, natanim sa isip ko ito eh. Ah, yun pala ang gusto ng Diyos. Ito po, may isang akong patotoo sa inyo. Nung bago pa lang kami maging Kristiyano, pagbukas ka ng rep, puro tubig ang laman. Wala kaming ulam. Inatotoo ko yan, hindi ako nahihiya. Ang ginawa ko itong Bible. Pumunta ako sa kapitbahay ko, nagsira ko ng Word of God. Meron ako isang tinig na narinig, small voice of God. Umuwi ka na, nandoon na yung blessing mo. Oo, talaga, Panginoon, sa isip ko, nag-uusap kami. Pagdating ko dito, sa bahay, yung kumari ko inipo ng Diyos magbigay ng kalahating kilong tilapia, pinirito na yun. So, tama yung sinabi niya. Sumunod tayo sa kalooban niya, hindi sa kalooban natin. Dahil ang alam ng Diyos yung kailangan natin eh. Alam niya yun eh. Kaya ang sabi niya, idaragdag na lang ang mga bagay na kailangan natin. Noong hindi pa ako lubos na kakilala sa Diyos, ako naghanap ng aming makakain araw-araw. Misan naghirap na hirap na ako. O misan man, may pera akong sa bulsa, hindi ako marunong pasalamat sa Diyos. Kasi nga hindi ko nga sa kilala eh. Pero ngayon, kahit kumain ako tuyo, dilis, salamat sa Panginoon. At pinakain mo ako. Ngayon, ito po yung nararanasan ng tao ngayon na walang trabaho ngayon, 50%. Walang trabaho, lockdown. Ngayon, tanayin ko kayo. Kung wala kang relasyon na totoo sa Diyos, paano ka na ngayon? Nauwi sa depression, yung iba nagpapakamatay dahil nawawala na nga ng pag-asa eh. Pero ako hindi. Ano nyo po, puri ng Panginoon, mula nung lockdown ang pandemyang ito, ang blessing namin sunod-sunod, hindi ako nagugutom. Ganong kabuti ang Diyos pag kilala mo siya. Kaya ka nagtitiis ng ganyan kasi hindi mo siya kilala. Kilalanin mo siya, ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat mo sambahin sa Espiritu katotohanan. Pag nananalangin ka, dirinig ka niya. Ngayon po sa Mateo 6:32, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinaumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ninyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ayun po, malinaw. Review nitong sinabi niya. Ang kinaumalingan daw ng mga tao na wala pa sa Panginoon o walang pananalig ay ang inumin ng pagkain. Takot siya na magutom. Kaya ang sabi nga ng Diyos, pag sumakita niya natin eh, at sinabi naman niya kung wala ka rin pananalig, ang ginaumalingan talaga ng tao, pagkain inumin. Dahil ang tao, akala niya doon lang siya mabubuhay. Sa Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat seltaw na mumutawi sa bibig ng Diyos. Ang physical body natin, ang kailangan nito, pagkain, kanin sa kaulam, literal yun. Ang pagkain ng kaluluwa mo, kaya pagod, kaya depressed, o nababalsa ka kasi wala kang nababasang salita ng Diyos. Dinakuha nyo? Noong ako po ay nagpa-fasting noon, biglang nagluto ng masarap hotdog ang aking may bahay. Bigla ako ginutom. Sabi ko, wrong timing yata ang pagluto niya. Nireview ko yung gutom, mamaya dumigay ako, busog na. Totoo pala.
na ang salita ng Diyos, eh nakakabusog din pala yan. Alam niyo po, sabihin ko sa iyo, mga kapatid sa Panginoon, mula nung ako'y nagbabasa lagi ng Bible, nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, pag kumain ako, hindi kain lamon. Ang lakas kong kumain. Pero nung time na ako'y nagbasa ng Bible, umina ang aking pagkain. Kasi spiritual na agad ang inuna ko eh. Kaya pala ang tao, balisa, o tinatawag na wala ng pag-asa kasi yung spirit niya gutom. Meron ba kayong espirito? O baka espirito yung nakaupo dyan? Delikad yan. Yan, tingnan niyo po ha. Ang sabi sa Matthew 6:25 and 26, kaya't sinasabi ko sa inyo na huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang babuhay tungkol sa damit ng kailangan ng inyong katawan. Di ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? Ang sabi po ng text nito, yung text nito, paliwanag natin, sinasabi rin ng tao, ay sinasabi ng Diyos na huwag daw tayo mabagabag. Ano ba yung mabagabag? In other words, mabalisa. Saan? Tungkol saan sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain? So, tanong ko po kayo, meron bang pinabayaan ng Diyos na walang damit? Meron siguro baliw. Baliw yun eh. Pero kung normal lang tao, may damit sa nga susuot at meron sa inumit ng pagkain. Kasi alam ng Diyos yun eh. Pag hindi kumain ng tao at hindi uminom, mamamatay yun. Alam niyo po ba yun? Ang tanong, pag namatay ang tao at ang Diyos ay nakatira sa kanya, saan titira yun? Diba? Mawawala siya na matitirang. Ang Diyos nag-ahari sa atin, nananahan, tumitira. Hindi niyo ba alam yun? Kaya kayo nababalisa, kayo nababagabag, o nawala ng pag-asa, baka iba nakatira. Ano po sabi rito sa Matthew 6:27, sino sa inyo ang makapagpahaba ng kanyang buhay na higit sa isang oras? Man o sa pamagitan ng kanyang pagkabalisa. Tinatanong tayo ng Diyos na sino rin sa atin na pwede magpahaba ng ating buhay sa pamagitan ng pagkabalisa? Maski isang oras lang. Ang tao po, pansin ninyo, pagbalisa yan. Hindi yan natatimik, lalo kung gutom yan. Hindi yan makakatulog kasi gutom. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa atin sa Matthew 6:28, at bakit nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang at hindi sila nagpapagal ni umahabi man. Pansinin po natin, ang bulaklak sa umaga, bugol pa lang yung mimiya namumukad. Kinabukasan, papalitan na naman yun. Ang bulaklak pala, ang nag-aalaga din pala ang Diyos. Pag nalalanta ang bulaklak, pinapalitan niya o kaya yung damong. Yun ha. Wala nangangalaga, kundi siya lang. Tayo pa kaya? Kaya wag, ang sabi ng Panginoon, huwag tayong mababalisa o mababagabang. Ayaw niya na ang tao nababalisa o nababagabag kasi walang magandang idudulot yun. Madidepress yun. Kaya maraming tao ngayon stress, depressed. Ayun, nauwi sa suicide. Dapat, relax lang. Kaya nga, maraming tao tumatanda na wala sa panahon. Bata pa, matanda na sa tingnan. Bakit? Puno ng bagabag. Puno ng balisa. Puno ng kawalan ng pag-asa. Alam niyo po, mula nang makilala ko ang totoong Diyos, sa pagkain, hindi ako namang problema, may dumarating eh. Pansin po si Elias, pumunta sa bundok ng Sarepta. Ang nagdadalas kanya doon, mga uwak. Di ba ang karakter ng uwak, masiba, matakaw? Pero nagdadala ng karne yung kay Elias. Hindi naman siya pinabayaan. Ngayon po, sabi sa Matthew 7:7-8, humingi kayo
At kay mga kasumpong, kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Diyos po nagsabi niyan, sapanggat tumatanggap ang bawat humingi, nakakasumpong ang bawat kumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Pansinin po ninyo, sa literal, pag pumunta ka sa isang bahay, di ba kakatok ka? Opo. Di ba ang gagawin ng tao, bubuksan? Ang sabi ng Panginoon, pag humingi ka, ano sabi? Humingi kayo at kayo'y at kayo'y bibigyan. At makakasumpong ang kumatok at makakasumpong kayo at ang pinto'y buksan para sa inyo. Ibig sabihin pala, kung kilala mo ang totoong Diyos, humingi ka. Siya may sabi, no? Humingi ka. Ngayon, sa paghingi mo, humanap ka naman. Hindi ka naman si Juan Tamad na babagsak ng bayabas. Hindi pa niya kakainin. Hihintayin pa niya bumagsak. Nauna, naibon. Pag humingi ka, mag-pray ka kay Lord kung saan ka dadalhin. At tsak, yung hiningi mo, masusumpungan mo yun. Amen? Kaya, maganda yung sinabi noon, sapagkat tumatanggap ang bawat humingi, nakangasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Tama po yun. Pag humingi tayo sa Diyos, tsak, tatanggap tayo. Pag tayo manap, makakasumpong tayo. Pag tayo kumatok, pagbubuksan niya. Ang Panginoon kasi gandiyan eh. Spiritu siya, di ba? Powerful. Iisipin niya na yung tao, mag-utusan niya yan eh. Ano nangyari po yan sa akin? Nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, nireveal sa akin ng Lord na bigyan ko ng bigas at sardinas yung aking kapatiran. Dinaid ma-dead ma'am ako. Pero alam niyo po, nagulat na lang ako, nandun ako sa harapan ng aming bigas at kumukuha na akong dilata. Dinala ko yun din sa aking kapatiran. At habang ako napunta roon, narinig ko na sinasayaw niya yung bigasan niya. Ang sabi, purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Alam mo, kumatok ako sa iyo, pinabibigay siya ng Lord ito. Alam mo, nagpasalamat agad siya sa Lord. Dahil meron siyang taong sinugo. Ngayon po, mga kapatid sa Panginoon, nung mula na ako'y naging Kristiyanong totoo, hindi naman yung rebulto yung inaano mo eh, dahil nakagustan na nga natin yun eh. O alam nyo po, panatiko akong katoliko. Ang problema, dasal ako ng dasal, pero yung dinadasal lang ko, hindi pala totoo. Niloko tayo. Kaya tin mo ha, mga pari, hindi tayo inutusan magbasa. Kasi pag nalaman mo ang katotohanan, aalis ka. Amen? Sabi ng John 8:32, you shall know the truth and the truth set us free. May kilala niyo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa inyo. So, yung katotohanan pala na ang Diyos nga ay Espiritu. Hindi siya tumitira sa bato, sa kahoy. Gawa ng tao yun. Pahay ka ba, naloloko tayo? Matagal na panahon tayo naloko. O ngayon, ito na kami. Na binugsan ng Diyos ang aking isip at transform ang buhay namin. Nakita niyo yung ito, bahay namin to. Bahay na church pa. Na transform. Kasi ang Diyos na ating kinikilala ay Espiritu nga. Ulitin ko, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat sa sambayin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, dun sa mga taong pagal na, hirap na, sa Mateo 28 and 29, lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at mabibigitan sa inyong mga pasanin at kayo pagpapalingan. Pansin natin, maraming taong pagod na sa paghahanap buhay, sa pagtitinda, sa lahat-lahat. Naganyayan ang Panginoon, lumapit. Ibig sabihin ng tao, malayo sa Diyos, kaya lumapit. Pag nandyan na ba sa iyong tao, pwede mong sabihin lumapit, nandyan na nga. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa lahat na napapagatan, nabibigatan at ang inyong pasanin kay pagpapayain ko. So, ibig sabihin,
kung ang Diyos itinanggap nga natin, ikaw at ang Diyos, baka tuwang ngayong bubuhatin niya. Hindi lang ikaw. Sa isang sakong bigas, kung ikaw lang magbubuhat, di ba? Mabigat. Pero pag dalawa kayo, hindi mo magang. Kaya nga, sabi ng Diyos, lumapit ka nga eh. Itulungan niya tayo. Tayo mga nabibigatan. At pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aaral kayo sa aking ako'y mamo at mababang loob. At magkakasumpong kayo ng kapahingan para sa inyong yun ang kaluluwa palang pagod. Amen. Yung kaluluwa natin nakasakay sa ating katawan, eh, hindi mo pinagagaya ng salita ng Diyos, napapagod yun. Amen. Ngayon, ang akin lang, nagandiyahin siya, mag-aaral kayo sa akin. Ano pag-aaralan tulad nito? Pag-aaralan natin sa salita niya. Dahil sa salita niya, gumagaan ang ating pakiramdam. Amen. Meron kaming kapatiran na nung maturuan siya ng salita ng Diyos, nag-aalala siya na wala siyang kakainin. Ngayon, ang ginawa niya, nagbasa siya ng Bible. Nung mga isang oras na nagbabasa, may kumatok sa kanya. At sabi sa kanya, ipinabibigay ito ng aking nanay. Tininipog, isang plastic na grocery ang binigay sa kanya. So, hindi ba nakakatawa na, kaya masasabi ko lang sa inyo, pag kayo bagabag, nawala ng bagasa, depressed, magbasa ka ng Bible. Dahil sa salita ng Diyos, nare-relieve ka na. Bakit? Ang salita ng Diyos ay mabisa at makapangyarihan pagkabila ang taling, parang tabak, nakakatawa sa iniisip ng tao at sa kanyang mga kasukasuhan. So, ibig sabihin pala, ang salita ng Diyos, eto yung pinaka-powerful book in the world. Bible lang po. Hindi mo matatagpuan sa ibang libro. Kaya kung ako sa inyo, itry nyo, magbasa kayo. Wala namang wawala sa inyo. Ang sabi rito sa verse 30, sapagkat maginawang dalin ang aking pamatok at magaan ang pasanin bibigay ko sa inyo. Pansin niyo po ha. Ano ang sabi ng Panginoon? Sapagkat maginawa daw ang alin, ang dalin ang aking pamatok at magaan ang pasanin bibigay ko sa inyo. Ibig pala sabihin ang Diyos, kaya niya i-relate tayo sa ating mga dalain dahil Diyos siya, Diyos nga siya. Yung hindi natin kayang gawin, magagawa niya. Kaya huwag tayong manangan sa sarili nating karunungan. Bakit? Napapahamak tayo. Kaya tingnan po ah, halos 50% tao sa mundo ang depressed eh. Balisa. Ako, paano na ako? Wala naman kakainin. Ganyan na ganyan ako nung ako'y dinala rito ng Lord sa Sapampalay. Kaya ang sabi ng miss ko, wilderness na napuntahan namin dahil nasanay ako sa Maynila, sa Caloocan. Ah, nakaupo lang ako doon, may order na sabon, may magpapa-repair. Dito, wala. Nag-start ako mag-repair. Naglako ako ng sabon. Hanggang sa nakilala ko ng Diyos. Ito lang pala ang susi na para ako guminawa. Kaya nga po, sa pagkain, hindi ako namang problema eh. Kakain at kakain ako, bakit inuuna ko nga siya? Ano po sabi rito sa Hebrews 13:5-6? Huwag kayong mumukhang salapi at mesiyahan na kayo sa anumang bagay na sa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, yun, pakinggan na po ito ha. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan o pababayaan man. Walang pag-aagam-aagam na masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako natatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Pansinin niyo po ha. Ang Panginoon may iniwan na salita na huwag tayo magmukhang sarapi. Ano ang sabi niya? Promise yun. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi naman kailangan marating pera eh. Ang mahalaga, araw-araw may kinakain ka. At walang agam-agam na masasabi natin, ang Panginoon tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot ano ang magagawa sa akin ng tao. Pansin mo ang tao,
Pag umingan ng tulong hanggang tatlong beses, meron yung sumbat. Pero ang Diyos, pag tumulong, forever. Wala ka nung marinisalta ng Diyos dahil hindi naman sinagsasalita siya. Maliban na lang kung basahin mo yung ganyang salita. Itong Bible, love letter nito eh. Kaya pansin niyo po ha, mula nung makinala ko ang Diyos, kanya ako nagtiwala. Hindi ako nagtiwala sa asawa ko, sa anak ko, sa kapatid ko, sa ibang tao, kundi sa kanya. Bakit? Sa Jeremiah 17:5, ako si Yahweh, ang sino man tumalikod sa akin ay parusahan niya. Ang nagtitiwala sa kanyang kapwa ay mangmang. May hanggaan ng buhay. Ngayon, pansinin po natin. Sa Diyos ko magtiwala dahil ang Diyos hindi nga namamatay. Huwag ka magtiwala sa iyong kapwa dahil mamamatay rin yun. Kaya po ako, sa biyaya ng Lord, hindi ako nagpapadoktor. Stroke po ako. Kasi nabasa ko nga ito eh. May doktor nga ako din na nagpa-check up ako dyan. Sinabi ang baka buhay ka pa. O siya unang namatay. Ako, buhay pa rin. Pagpo 14 years na, tinataas ko po si Lord sa buhay ko. Hindi po ako nagtitiwala sa doktor. Sa Diyos ako nagtitiwala. Wala akong iniinom na, ano tawag nito, maintenance. Ang maintenance ko ang salita ng Diyos. Amen? Marami na akong kasabayan dito. Marami silang namatay. 7 kaming ditong stroke. Ang 6 patay na, ako na lang natitira. Sabi nga ng anak ko sa akin, may lahing pusa daw matagal ang buhay ko. Sa Malagas 3.18, muli ninyo makikita pagkakaiba ng mabuti at ng masama ang taong naglilingkod sa hindi. Doon sa awit 91.14, ang sino mga ako'y kilalan din, ay kanyang tutulungan at niligtas. Hindi ko na naman sa kinilala eh. Naglingkod pa ako. Amen? Ako po, hindi ako nangarap na maging pastor. Eh dito ko dinala eh. Ano magagawa ko? Sa totoo nga, tinatakbuhan po nga kasi. Natatakbo ko, ito, huli pa rin. Pag pinili ka ng Diyos, wala kang magagawa kundi gawin mo na lang. Ako po, reklamador number one, pero masunuri naman. Yun ang maganda eh. Reklamo muna, pero susunod din. Si Peter, tinawag na born again, umapusok yun. Lahat gusto niyang panghawakan. Nakita niya si Jesus Christ naglalakad sa dagat. Ako rin, Panginoon, pupunta ako dyan. Di ba nakalakad naman siya? Kaya nga lang, nung lumakas na yung hangin, humina ang pananalig niya hanggang sa lububog siya. Ganun tayo eh. Misa nawawala yung pananalig natin. Ang mata ng Diyos, kapag matlakas ang iyong pananalig, nothing is impossible. Kailan misa nawawala din yung ating pananalig. Ang Panginoon, constant yung kanyang kapangyarihan. Tayo hindi. Alam mo yung nag-iwigil? Tumatagilid? Lahat ng tao ganyan. Kahit mga apostol, ganun din. Kasi may pinalalayan silang masamang espiritu. Ang sabi ng mga tao, Panginoon, ba't din nila mapalayan sa masamang espiritu? Dahil sa kalitan ng ganang pananalig at sa pananalangin. Kaya nga, ang Diyos nga nagsabi rin eh, hanggang kailan sila pagtitisan. Ganon din ang mga lingkod ng Diyos. Kami mga lingkod ng Diyos, tao rin tulad nyo. Si Moses, kaya pala gustong mamatay na kasi matitigas ang mga ulo ng unang panahon, lalo ngayon, 10 dobli ang tigas ng ulo. Gumawa nga ng mabuti sa kanila, masama ka pa rin. Pansin nyo sa mundong ito. Pag gumawa nga ng mabuti, ang ganti siya yung masama. Pag gumawa ka ng masama, mabuti ang ganti siya. Tama? Balik ka ng isip, nandun sa isa-isa yun eh. Ang mapait, minamatamis. Ang matamis ay ginagawang mapait. Oh. Biblical din eh. Doon na nga lang magkaalaman-alaman pag-akit ng sa itaas. Dapat yung mga lingkod niyan, mahalin nyo. Dahil kung hindi sa mga lingkod niyan, hindi napaganda buhay nun. Baka hanggang ngayon, pariwara pa rin. Kaya nga lang minsan, nagkakalimutan eh. Pag nakuha na yung blessing, bye-bye!
Ano rin tayo magkita uli. Okay, pinagaling. Bye-bye. Sa iba ako maglilingkod. Kasi may pera doon. Dito, living by faith kami. Pero hindi naman kami pinabayaan ni Lord. Kasi, huwag daw magmukhang sarap eh. Dahil hindi na kami iiwan o pababayaan. May mga pangako ang Diyos na dapat nating hawakan. Kaya, sa ating panahon na ito, iniiwan ko po sa iyo yung marami na babalisa, marami na babagabag, o nawawalan ng pag-asa kasi hindi nila totoo kilala ang Diyos. Ang kanilang pinagsisikapan ang mga bagay sa lupa. Tagalupa sila. Ang turo ng Diyos, pagsikapan niyo ang mga bagay na sa langit. Yun ang tahanan natin. Amen. Kaya ka nababagabag kasi yung mindset mo nakapokus sa mga bagay sa lupa. Nakuha niyo po yun. Yun po, ito sa last verse natin. Sa 1 John 15:5, yeah, mga alam natin, dinirinig nga ng mga tayo, alam din natin, ibibigay niya ang hinihiling natin sa kanya. Sa papanalangin, tingin mo sa Panginoon, una magsisi ka, magpasalamat, purihin mo siya, tatlo yun, tatlo. Eh, ang problema, hindi agad eh. Panginoon, ganun lang. Dapat muna, magsisi, magpasalamat, purihin mo siya. Yun, yung hiningi mo, bibigay niya yun. May proseso. Halimbawa, pupunta ka ng abroad. Anong kailangan mo? Yung genuine na authentication na birthday certificate, isa yun. Sumunod, yung travel abroad, NBI, abroad yun ha, hindi local. Ngayon, ano pa, punta ka na sa DFA. Yun ang pinaka-basic na kailangan nila. Dito sa atin, iba. Sa spiritual, ang basic na kailangan ng Diyos, magsisi ka. Kaya nga, hingi ka na hingi, hindi ka naman nagsisi, hindi ka rin niya marinig. Kasi yung dumi mo, nakahadlang, kasalanan mo. Sabi nga, hindi naman sa bingi. Si Yahweh laging malakas. Dangat nga lang, ang sala mo, ang isang nagiging dahilan inyong paglalayo. Ayan po. Kaya maraming ma-answer prayer, mayroon namang hindi. Kasi hindi nila alam ang buhay kung paano tumawag o humingi sa Diyos. Ang alam lang, pahingi noon, pahingi. Dapat magsisi. Pangalawa, pasalamat, purihin. Di ba ang ganda? Oh, ngayon po, mayroon pa kayong natutuan. Kahit sa maiksing panahon na ako'y narinig nyo. Sa totoo po, sa isang Sabado po ako nagpalit lang kami ni sister wife ko. Kaya, maasa ako, kayong mga nawala ng pag-asa, nababalisa, depressed, kung may Bible kayo sa bahay, umbisa mo na magbasa. Kaya nga, ang alam lang kasi ng tao, kumain, matulog, kain ng kain, payat. Tulog ng tulog, puyat. Kaya hindi ka na makakatulog kasi yung kaluluwa mo gutom. Pakainin mo na yung salita ng Diyos. Amen? At iniiwan ko po sa inyo ang kapayapaan ng Panginoon. Ang sabi niya sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang bibigay ko sa inyo. Hindi ito tulad ng binibigay ng sanlibutan. Ano sabi niya? Huwag kayong mabalisa at huwag kayong matakot. Diyos nagsabi yun eh. Huwag kang mabalisa, huwag kang matakot. Bakit? Sagot ka niya. Amen. Sagot tayo ng Diyos sa ating pangangailangan. Alam ko po, 50% walang trabaho ang tao ngayon. Ni-lockdown. Way na yun ng Lord para tumugong ka, baka sakali. Dahil tinatawag na tayo ng Diyos, ayaw pa natin tumugon eh. O yan, nilockdown niya. Kami naman na tumugon na, eto, paisi-isi lang. Hindi kami nag-iisip. Although may mga obstacle o hindrance o yung tinatawag na trials, sabi nga, nilipas din yan. Kasi mayroong salita na katanin sa iyong isip. Amen?
Minsan, kung sino-sino ang ginagamit sa atin. Pag-pray mo sila, nakahabagan. Bakit hindi nila alam kung anong ginagawa? Amen? At pag ikaw nakakaranas na, ibig sabihin, nagtitiis ka na ng paghihirap at pag-uusig. Amen? Kung wala sa iyong gumugulo, di wala, kakampi mo Satanas. Ang lahat ng taong Kristiyano may pagsubok. Kaya ako sa inyo, mga kabalik sa Panginoon, tanggapin natin ang ating Panginoon Jesus, maghari siya. Magbasa ka lagi ng iyong, ng kanyang salita. Para hindi ka naman nababalisa, hindi ka naman nababagabag, o nawawala ng pag-asa. Ipo ang Diyos ng mga taong tutulong sa iyo. Ang hindi ko kayang, ang hindi natin kayang gawin, magagawa ng Diyos yan. At magandang hapon po sa inyo uli lahat. At alam ko, tumino sa inyong mga isip ang mga salita. Manalangin po tayo o dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na may likha ng langit at lupa. Lord, i-bless mo po ang mga taong walang makain, ang mga nababalisa, ang mga nawala ng pag-asa. Lord, i-touch mo sila na maghari ka po sa mga puso na ikaw ang Diyos na tumawag at pumili, tumirang sa amin upang bigyan kami ng kapayapaan sa aming buhay. Bagamat pahirap ng pahirap ang buhay na ito, naroon ka, Panginoon. At maingat pong binabik sa iyo lahat ng papurit parang ang Disney. Amen. Sige po, magandang hapon po.